Kapal ng urig, tibay ng urig. Ito yung slogan na madalas nating nakikita sa mga patalastas ng Islander. Kilala kasi ang brand dahil sa kapal at tibay ng mga tsinelas nito. At siguradong marami sa inyo ang nagulat sa kumalat na balita noong nakaraang buwan tungkol sa pagsasara raw di umano ng Islander. Kaya marami rin ang nag-request sa inyo na gustong malaman ang kwento nito at ano nga ba talaga ang nangyari. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng Islander at kung totoo nga bang mawawala na to sa merkado. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago natin pag-usapan ang Islander ay alamin muna natin kung saan nga ba nanggaling ang tsinelas. Ang salitang tsinelas ay galing sa Espanyol na chinela na ang ibig sabihin sa Ingles ay slipper. Bago tayo sakupin ng mga Espanyol ay hindi uso ang pagsusuot ng tsinela sa mga ninuno natin. Nakayapak lang noon ang mga sinaunang Pilipino. Mapapansin nga sa mga larawan na to na gawa pa noong 16 na siglo na maging ang mga maharlikang Pilipino ay nakayapak din sa kabila ng mga magagandang kasuotan at mga alahas. Pero dahil na rin sa pakikipagkalakalan ay naipakilala sa mga Pilipino ang mga kultura ng ibang bansa at isa na nga rito ang kasuotan sa paa. Ang kilala natin ngayong tsinelas ay ipinakilala sa bansa ng mga Hapon na nanirahan dito 400 taon na ang nakakaraan. Ang Japanese sandal na Zuri ang sinasabing pinagmulan ng modernong tsinelas natin ngayon. Iba-ibang klase ang mga tsinelas na ginagamit ng mga Hapon depende sa panahon. Kapag tag-init ay gumagamit sila ng Zuri na gawa sa Dayami. Dito sa Pilipinas ay madalas na abaka ang ginagamit sa paggawa nito. Tuwing tag-ulan naman ay ginagamit ng mga Hapon ang gawa sa kahoy na geta. Dito marahil nakuha ang disenyo ng sikat na sikat sa atin na bakya. Di nagtagal ay ipinakilala naman ng mga Espanyol ang pagsusuot ng sapatos. At dito rin nagsimula na maging status symbol ang mga kasuutan sa paa ng mga Pilipino. Ang mga nakayapak ang sinasabing pinakamababang uri sa lipunan. Samantalang tinuturing naman na pangmasa ang pagsusuot ng bakya. Kung nakatsinelas ka naman nun, ay kasama ka sa middle class. At syempre, ang mga nasa pinakamataas na antas ng lipunan ay nakasuot ng sapatos. Nang sinakop ng mga Hapon ang Southeast Asia noong 1940s, ay ginawa nila ang rehiyon na paggawaan ng mga material na kailangan nila para sa giyera. At isa sa mga material na to ang goma. Pero nang matalo ang mga Hapon ay hindi na nila napakinabangan ang mga sobrang goma kaya ginamit na lang nila to sa muling pagbangon ng kanilang bansa. Gumawa ang mga Hapon ng mga gomang tsinelas at in-export nila to sa iba't ibang parte ng mundo kasama na ang Pilipinas. Noong 1950s ay sumikat sa Amerika ang mga tsinelas na to dahil komportable itong isuot sa paa. Ang mga gomang tsinelas ay gumagawa ng parang palakpak na ingay kapag nilalakad kaya nauso ang isa pang tawag dito na flip-flops. Ngayon nga ay parte na ng kultura dating mga Pilipino ang tsinelas. Kahit saan magpunta ay makakakita tayo ng mga nagsusuot nito. Mayaman ka man o mahirap, nakatira ka man sa lungsod o probinsya ay siguradong nakapagsuot ka na ng tsinelas. Malaking parte rin to ng kabataan natin, lalo na kung nahilig kayo noon sa mga larong kalye gaya ng tumbang preso. Ito yung laro kung saan kailangang mapatumba ang lata gamit ang tsinelas para muling makabalik sa linya ang ibang manlalaro. Marami pang mga larong Pinoy noon na ginagamitan ng tsinelas. Nakalimutan ko na nga lang yung tawag sa iba. Kaya kung may iba pa kayong natatandaan, mga kasangkay, pakishare na lang sa comment section sa baba. Masaya yung mga laro dati gamit yung tsinelas. Pero hindi na masaya kapag ito na yung ginamit ni nanay na pamalo sa atin dahil imbis na matulog sa tanghali ay tumakas tayo para maglaro ng tumbang preso. Kayo ba, mga kasangkay? May mga hindi ba kayo makakalimutang kwento tungkol sa tsinelas? Pakishare naman sa comment section sa baba.
Naalala nyo pa ba yung Zenko footstep, mga kasangkay? Nagawan ko na to ng video at dito nga ay nabanggit ko ang founder nito na si Yao Kapu. May connection kasi ang Islander at Zenko dahil iisa lang pala ang founder nito. Taong 1985 nang itatag ni Yao Kapu ang Islander Philippines. Napansin niya kasi na maraming Pinoy ang walang maayos na tsinelas. Kaya sinigurado niya na ang produkto na gagawin ng Islander ay mura at matibay. At isa nga sa pangarap niya ay ang magkaroon ng Islander ang bawat Pilipino. Noon ay ang Rubber World Philippines ang gumagawa ng mga tsinelas ng Islander. Nakilala ang Rubber World dahil sa mga produkto nito gaya ng sapatos na KP at Mighty Kid na kung batang 90s ka ay siguradong naabutan mo rin. Wala akong nakitang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Rubber World at nung ginagawa ko yung video ng Zenko ay inisip ko na magkaiba ang may-ari ng Zenko at Rubber World. Pero may mga nag-comment sa inyo na iisa lang ang may-ari ng dalawang kumpanya. Kaya nag-research pa ako tungkol dito. Pero nahirapan nga akong makakita ng impormasyon online. Hanggang sa makita ko tong e-book na may pamagat na Major Companies of the Far East and Australasia 1993-94. Dito ay makikita ang ilang impormasyon tungkol sa malalaking kumpanya sa Pilipinas noong early 90s. At sa kabutihang palad ay kasama dito ang Rubber World. At dito ko nga nakumpirma na si Yao Kapu o kilala rin na KP Yao ang chairman at isa sa mga principal shareholders ng Rubber World Philippines. Sa pangalan niya siguro kinuha yung brand ng sapatos na KP. Kaya rin siguro yung ibang Islander na tsinelas ay may makikita tayong KP sa ilalim dahil iisa lang pala ang may-ari at gumagawa nito. Pero nagsara na nga ang Rubber World Philippines noon pang 1994. Sa ngayon ay ang Zenko Sales Incorporated na pinapatakbo na ng mga anak ni Yao ang nagdi-distribute ng Islander sa buong bansa. At alam nyo ba mga kasangkay na ang headquarters ng Zenko ay sa KP Tower sa Divisoria? At ayon sa isang comment ay pag-aari raw to ng Zenko at marahil ay si KP Yao din daw ang nagpatayo nito kaya pinangalan din to sa kanya. Ang iconic na 1020 series ang pinakasikat na disenyo ng Islander. Ito yung agad na pumapasok sa isip natin kapag napag-uusapan yung brand. Kahit nga ako ay subok ko na yung tsinelas na to dahil hanggang ngayon ay ito pa rin ang ginagamit ko. Marami na rin akong nasubukang kulay nito gaya ng blue, black, brown at yung ginagamit ko ngayon na gray. Pero nung kabataan ko ay hindi ako nagkaroon ng Islander. Dahil nung mga panahon na yon sa lugar namin ay yung mga medyo nakakaangat lang sa buhay yung nakakabili nito. Kaya nga nung nagkatrabaho na ako at kaya ko nang bumili ng mga sarili kong gamit ay Islander talaga ang binili kong tsinelas. Kayo ba mga kasangkay, isa rin ba kayo sa mga gumagamit ng Islander? Ano yung paborito niyong kulay nito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Nakilala nga ang Islander dahil sa makakapal at matitibay nitong tsinelas. Kaya saktong-sakto lang yung slogan nila na kapal ng urig, tibay ng urig. Dahil dito ay maraming Pinoy ang tumangkilik sa brand na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa paggawa ng mga dekalidad na tsinelas. Marami nga sa atin ang naging parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ang Islander. Kaya naman marami rin ang nagulat sa lumabas na balita noong December 2023 na magsasara na raw di umano ang brand ng Islander. December 27 nung nakaraang taon nang kumalat sa social media ang post ng tila pamamaalam ng Islander. Ayon sa post ay magsasara na ang Islander Factory Outlet sa January 1, 2024. Kaya may ilang araw na nga lang daw ang mga parokyano nila para bilhin ang mga produkto ng Islander sa discounted na presyo. Marami ang nag-share ng post na to at maging ako ay nagulat din nung nakita ko to sa Facebook. Ayon sa Rappler ay nagsimula ang post sa Facebook page na Local Cebuano. Pinost nila to noong December 26 at di nagtagal ay binaha nga to ng libo-libong reactions, comments at shares sa Facebook. Mababasa sa comment na marami ang nalungkot dahil sa post at inakalang magsasara na talaga ang Islander na kumpanya. Marami ang nag-share ng mga masasaya nilang alaala sa tsinelas na naging bahagi na ng buhay nila. Yung iba nga ay bigla pang napa-order ng Islander dahil sa pag-aakalang mawawala na talaga ang paborito nilang brand.
Pero isa lang pala tong malaking misunderstanding at marami sa mga netizen ang namali lang ng pagkakaintindi sa post. Agad na naglabas ng post ang Islander Philippines para linawin ang kumalat na balita. Ayon sa kanila ay isang factory outlet lang nila sa Cebu ang magsasara at hindi ang buong brand ng Islander. Kaya kung isa kayo sa nalungkot sa balita ay huwag kayong mag-alala mga kasangkay dahil may mga mabibili pa rin kayong Islander online sa Shopee at Lazada. Siyempre, meron pa rin ito sa mga tindahan ng Zenko Footstep at sa iba pang mga department store sa buong bansa. Dahil sa nangyari ay nakita natin na marami ang nagmamahal sa Islander at pinatunayan lang nito na isa to sa mga brand na tumatak na sa ating mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Islander? Pakishare naman ng mga kwentong Islander ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.